mga payo, nakaumulan. May mga payong tayo sa akin. Morning, chillers. Today is ano ngayon? Friday, May 17, 2024. Nandito na kami ngayon sa Tagaytay. Deliver kami sa Alfonso, pero mag-aalmusal muna kami. Kape-kape tayo dahil nga alam ko medyo mahal ang kape dito. Kaya nagbaon ako ng kape. Ayan. 150 pesos ang isa. Sinabihan ako ni ma'am na may pagkain daw doon sa bahay, nagpaluto siya ng bulalo, pero kaalmusal pa rin kami ng very very light. Ayan o. Oh, mayroon pang parating na order. Para busog sila. Bago magbakbakan. Malalay lang kayo kasi may sisig pang parating. Good morning! Ayan ang details ng bahay. Napakalaki. Bahoy! Tuwan-tuwa yung mga boys kasi malamig. Hindi katulad sa Quezon City. Ang itay tsaka si mama, kaya po yung sumama dahil matagal na matagal sa lang din nakakasama sa deliver. And gusto rin nilang malamigan. Dami yan. Napakarami niyan. Nagpapasalamat si Itay. Butan, laki ng pinto. Salamat. Tingin nga. One. Picture. One, two, three. Bagong-bago yan. Parang relasyon. Charot. Nota po yan. Singer po kasi yung may-ari nitong bahay. Charot. Jod, baba mo na. Hindi, sige, baba ka ganyan na. Dali ah. Oh, makilis pa sa mukha nyo to. What? Totoo kuya, hindi. Punuin ng red horse. Aww. At saka wine. Ganda. Opo. Oh, oh. LG po ang brand niyan. LG. O, oh, diba? Okay lang. Yung mga supang order po, masikreto po yan. Kala nyo supa lang yan. Abangan nyo mamaya. Yung mga maliliit na yan na nakikita nyo, yan. Lahat po yan ay free. Halos yung ganito kataming ano, order, halos isang L300 po ang free nyan. Kasi bawat nga set po niya may mga free. Yun. At inaabot na naman po ako kasi merong, naalala ko na naman yung bashers na sabi, eh, yung free na yun, kasama naman na yan sa presyo eh. Bugok. Siguro nasasabi mo yan dahil isa kang malulokong negosyante. Ako kasi hindi ako ganun eh. Kahit pumunta ka pa sa bahay namin o sa pagawaan namin, pag sinabi kong free. So, explain ko lang mabuti sa'yo ha. Itatak mo dyan sa utak mo na lahat po ng mga ginagawa namin, may mga pinagtabasan yan. Yung leather, yung cover, yung mga tela, yung mga kahoy. So, yun po ang ginagawa kong free. Para kahit pa paano eh, magkaroon naman ng dobling saya yung mga kliyente ko po. Dahil bukod sa maayos yung gawa namin, may free pa po sila. Ano bang tawag dyan? Get. May mga tao po kasi sobrang tatakaw sa pera, ano? Higit pa sa tubong lugaw. Lalo na ako sa dami ng mga kliyente ko po. Marami ako mga set na pinagawa nila sa iba, pinauulit po sa akin. Alam nyo kung bakit? Sapagkat dahil because low quality po talaga. Hindi ako sa naninira.
Minsan nga po, tatanungin ko isang kliyente ko o ibang kliyente ko kung payag silang i-share ko po dito. Napagkat ako sa inyo kung bakit tubong lugaw po sila. Ang galing ng technique talaga nila. Hindi naman po siguro dadami yung kliyente ko ng ganito kung may balasubas po yung ginagawa namin. Kung ako nga siguro gagawin ko yung ginagawa nila, sa tiwala nila sa akin, yayaman ako. Ako yung vlogger na negosyanteng mayaman. Pero hindi mangyayari yun kasi patas po akong lumaban. Alam ko po kung gaano kahirap kumita ng pera. Itong ginagawa po namin, ang pagod po dito behind the scene. Dito tayo, para mas maganda ako. Dapat pala dito ako kanina. Para kahit minsan nabibwisit ako o iniinis ako, maganda pa din. Ang ganda ko dito. What? Oy, ang ganda ko dito, Kaku. Okay. Ano naman? Tila yung tila. Tila. Akala daw ni Mama, tela yan. Ang sabi naman ni Itay, wag sagihin. Tila talaga, tila talaga. Shout out sa mga kliyente ko na ganito rin kaganda ang bahay. Kailang alam nyo ba? Ayan, so habang nag-set up sila, magmamaritex tayo. Ang dami ko pong mga kliyente na nahiya silang ipa-vlog yung mga bahay nila. Kasi nakikita yung mga bahay ninyo. Ma'am, ang dami mo na explanation bago umorder. Kasi po yung bahay namin maliit lang po. Pasensya na po kayo, ganyan, ganyan, ganyan. Huwag kayong mahiya kasi pinaghihirapan natin yung lahat. Dami, hanggang basement yan. Wala yan sa pintuan ni Itay. Yung paminto. Yung pinto, ano, magkano halaga? Mga 1.5. Okay, so maglalagay sila ngayon ng ilaw dito. Ayan. So ito yung part na medyo, oops, tatamaan yung kahoy. Tingin ka kuya Judy kung may tatamaan ha. Lalo na yung handle. Oh. Ito yung medyo kinakabahan ako eh. Pataw. Oo, meron pa na. Tatamaan lang ng plastic nan. Sumasagabal pa yung plastic eh. Yan. Sige, pihit na. Tumbukan sa mukha mo. Oo, nasabi to sa ilalim, sa kanto. Yun! So hindi ko na pala nakunan yung pagbaba nila ng dalawang set dito. Ano ginagawa mo dyan? Kay nanay to. Shout out kay nanay. 80 years old plus na si nanay. Yung gagamit pala niya. So yan, chillers, bale, may niready sila na lunch po dito. Ayan yung dirty kitchen nila. Yan, dyan po kami kakain. Talaga, oh.
Ah, lulok-lulok muna kayo, ha? Di ba kayo maaalok? Grabe, ang laki. Kapag siya may gunting. Meron. Silyo. May prito pang isda. Salamat po sa pag-prepare, sa nagluto. Kay sir at kay Ma'am Dali. May libreng swimming daw kung sinong gusto pagkatapos kumain. Ah, libre yan. Pagkatapos nyo, papalitan nyo ng tubig. Sinaing na tulingan. Sarap yan. Ano po yung nasa ibabaw? Kamyas. Ah, kamyas. Eh, tayo po nagluto. Ayan. Ay, sinaing. Ayan. Kain, chillers. At dito yan galing. Oh, kamyas. Siguro naman. Yung buto ba kasi sa aso? Ano? Ma'am Dali, sabi ko yung buto. Kuhin mo na itabi na kasi sa aso ko. Oo. Napasalubong ko kasi sa kanila yan. Kay puto. Pero kailangan malaki-malaki ang buto. Talaga? After namin kumain, yung mga gumagawa naman dito. Welcome to the fantasy world. Charot! Chillers! Ito na ang bahay nila, Madam Dali. And shoutout din po siyempre kay Sir. Pasensya na po, hindi ko po alam yung pangalan ni Sir. And wait lang, ayusin natin yung pormahan natin. Para bumagay naman tayo sa ganda ng bahay. Kung ipapakita ko sa inyo mga set, yung iba po may plastic pa dahil wala pa nga po sila dito. Balik pa naman po kami dito sa additional order, kaya abangan nyo na lang po yung pinakang final na. So, dito tayo ngayon sa living room! Ang sarap sanang kuna ng ano, maiikutan mo ng ganun ng camera, o kaya lang po, sa next na lang po. And lahat nga po pala na ginamit namin dito na cover ay leather po. Magkakaiba lang po ng brand. Ayan, katulad po nito, may combination po ito ng medium brown at saka beige po, para hindi naman sobrang naka-plain. And dito po namin to kinuha. Yan yung isinadjust ko kay ma'am at pumayag naman po si ma'am. And yung design naman po, sinend sa amin ni ma'am. And yung forma, ang nasunod siyempre, itong living room. So yan po mga maliliit na nakikita nyo po ay lahat po yan free. Ito naman po, ito man, with storage po yan. Yan. Kaya, wala po siyang tufted, plain lang. Kasi plain lang naman po yung mga couch nila. Tapos dito naman tayo sa nilang accent chair. Dalawa po ito. Ito naman, kung medyo nakakrowded na sila ma'am, pwede naman pong iakyat ito sa mga rooms. Dahil sa mga kliyente ko pong mga umorder sa amin, ginagawa po nila itong accent sa mga room po nila o sa mga corner ng bahay nila. Alus cushion po yan, may pumpa po yan dyan, and ito po yung footrest. Ako nga pala sa mga nagpapagawa po ng bahay, may re-recommend ko po yung ganito. Ang dami ko pong binalag na bahay na mga mansion talaga, hindi nawawala yung ganitong design. Ang good vibes po niya sa bahay. Tapos tingnan nyo naman ang chandelier. Yan siya. Laksun na rin po sa inyo yung bathroom nila. Ganda. Para kahit papaano, kapag may bag, naki-ECR kayo dito, pwede ipatong dito. Ganon. Faucet. Yan. So, wala pang tubig. Papagawa po kayo ng bahay hanggat maaari. Sinisimulan pa lang yung bahay ninyo, lalo't malaki. Magpagawa muna kayo ng mga ng CR pansamantala sa mga tao nyo o sa gumagawa ng bahay ninyo. Katulad po nito, bawal gamitin ang CR na ito. Naintindihan po yun ng mga construction worker. Para hindi lang po masobrang mababoy yung bahay nyo. Anyway, yung iba po pinapagamit nila, nililinisan naman po nila after. Ito naman po tayo ngayon sa kitchen. Ayan. So, sara muna natin. Ito, mamaya-maya na to. Pinag-aaralan pa namin kasi para na crowded siyang tingnan. Kaya, makamagbawas po kami ng isa dito. Ayan. Tapos, ito din pong mahaba na to. So, plan namin i-adjust pa.
Yung lamesa naman po nito to follow pa po kasi ni-process pa po. Again, yung sinasabi ko sa inyo sa mga vlog na ang wood type po namin na table po ay matagal po talaga ang process kasi marami pwedeng maging problema eh. So, dito naman, may bagong billing rep. Nakita nyo naman kanina, kabubukas lang po niyan, double door yan. At ang brand po niyan ay LG. Ayan, may white din na ganyan, alam ko eh. Kung hindi LG, Samsung. Pero dito, mas babagay po talaga yung black. Tapos, dito naman, yung kanilang dirty kitchen. Dito po kami kumain kanina. Ayan siya. So, magpa-balancecape pa sila dito. Ayan, ito na lang halos ang pinakang pinatapos dito sa bahay nila, ma'am. Tapos, dito yung swimming pool. Ayan. Ayan, konting-konti na lang, patapos na. Siguro, pagbalik ko po dito, may tubig na yan, napawinal. Pakita ko rin sa inyo yung pinakang outcome ng bahay po nila kapag andito kayo nakatayo sa dirty kitchen. Ko ngayon yung admin ko, isa sa admin. At yan talaga maganda rin kumuha ng video yan. Kaya lang, sobrang busy rin po niya, kaya hindi ko masyadong isasama sa mga biyahe. Ayan, o, oh, diba? Oh, kunan mo naman ako dito para kunyari bahay ko to. Charot. Shout out po sa mga kliyente ko na ganito rin kagaganda yung mga bahay. Kumusta naman? Sana maalala nyo pa po ako. Char. Maluwag na maluwag pa din po. Yan, nagpapalandscape sila dyan. And dito sa dirty kitchen kasi nila, meron din dyang CR. Yan. At yan ang ginagamit ng mga gumagawa dito sa bahay nila. Yan. Tapos dito, pag akyat nyo, meron din dito, parang pwede na rin maging dirty kitchen slash bala kayo, laundry, ganyan. Yan. Yan siya. Tapos, tagos yan dito. Yan, papunta doon sa parking nila. Okay, pasok ulit tayo sa loob. Yan. Ito yung countertop nila. Yan, sakto lang ang laki. Yan yung kitchen. O, ba? Ako naman na-imagine ko dito, parang ang sarap magpagawa ng ganito, customized, sa mga dogs ko. Kasi ang ganda nung, ano, nung, nito, kaya lang, ramdam na ramdam kong mahal to. Siyempre, maraming drawer dyan, mga mamis. Yan, pinakang gusto natin sa kitchen. Maraming drawers. Yan, lalo kung mahilig ka magluto. Tapos ito naman, di lang to basta ganito, ha. Tinan nyo dito. May drawer yan. Ito naman tayo ngayon sa ang pantry nila. Pantry or storage. Stock room. Ito naman tayo sa room ni Mami. Gandang-ganda ako dito sa room ni Mami. Alam niyo kung bakit? Pagpasok mo, ito na yung kanyang sofa slash bed. Ayan siya. Pwede siyang sofa, pwede po siyang bed. Maganda daw po kasi yung garang ginagamit ni Mami doon sa ibang bansa. Hindi po ako nagkakamali. Siyempre, hindi mawawala ang mga una na free. Ayan. So, yan. Mas may recommend ko po dito kay Ma'am Dolly na ang ilagay nyo po ditong cover ay white. 6 inches thickness po ito. Double cover din po yan. And, kompleto yan si Mami. Mayroon yung aircon dyan. Aircon yan dyan. Oh. Ilaw yan dyan. Tapos, dito, ang laki ng bathroom niya, ha. Yan, sliding door para pag maliligo. Yan. Yan, kompleto. Siguro naman hindi naman nagme-makeup yung mga ganyang edad. Ano? Tapos dito, ang kanyang walk-in closet. Yan. Siya. Nakakatuwa kasi nagawa pa ng paraan dito may bintana. Yung iba po kasi hindi na nilalagyan pagka walk-in closet. So, kung mayroong mga pwedeng amoy-amoy na, alam niyo, halo-halo na, makakasingaw. And dito, alam niyo kung nalalagyan nila dito? Mini ref. Ganun, mini hotel, parang ganyan. Ayan, ilaw na din pala dito. Ayan, so next, sama ko naman po kayo sa basement nila. Ito yung pinaka-family room po nila. Ayan, yung mga bisita nyo na ayaw nyo i-display kasi medyo mapait ang mukha. Char! Joke lang ha. Huwag kayo kaseryoso sa buhay. Masama yan. Dito nyo itago. Yung mga bisitang medyo nakakayang kumilos, dito nyo itago. Magpagawa na rin kayo ng ganitong bahay. Ay, joke lang. Ayan.
Oo, ganda. Alam mo kagandahan sa may ganito na bahay. Shout out kay Kuya Sam. Yung bahay nila, yung lilag ko po na bahay na may elevator. May ganito din po yung ano niya, bahay niya. Kagandahan sa ganito na sa ilalim, kahit magungawa ka dito, mag-video okay kay todo mo, hindi ka basta maaano, marireklamo. Okay, kahit mga bandang alas 11, alas 12 na ng ating gabi. Kasi yan yung kasarapan eh. Nagnanamit kung sa Bicol. Yan. Oops, hindi pa ako tapos. Diyan ka lang, yung camera, dito ka, dito ka. Maganda to. Maganda tong part na to. So, L-type po ito. L-type leather po ang ginamit namin. Ang kagandahan sa set na to, double purpose yan. Sofa bed yan. Parang mali yata ako nagbabagsak nito ha. Yan, huwag kayo mag-alala na ibagsak-bagsak na ganyan ha. Matibay naman po yan. Ito pa. Bigat lang po. Alam nyo, mahirap kasi talaga minsan iangat to kasi yung leather po na ginamit namin talaga ay quality. Sa leather pa lang po ang bigat nito. Kaya nga pag binabalo po ito ng mga tao, halos pawisan talaga. Hindi katulad ng ibang leather na magaan po. Hindi mahihirapan. Tulad ko ngayon, nahirap ang buhay ko. Oh, wait. Yan. So, ilang tao na ang kakasya dyan? 1, 2, 3, 5 to 6. Depende kung anong gusto nyo. Yan. So, ganyan na magiging outcome po nyan. Akala nyo tapos na? Hindi pa. Ito naman tayo. Yan. With storage po yan. Lapit ng konti. Yan. With storage. Yan po ang kagandahan kapag customize. Yan. Ganyan lang po yan, ha? Okay. Yan siya. Sa mga magtatanong po ng sofa bed, yan po yung sofa bed namin. Ito. Didiin na lang pababa. Didiin na lang pababa. Okay. So, yan. Testingin natin, syempre. Oh. Fuerte! Excited na maigi si ma'am sa ano pag uwi niya. At excited na rin po ako na makita niya yung kanyang mga couch. Asan yung aircon nito? Bukas yung carpet ko pa bukas. Ilisan niyo ha? Saan ito yung ano niya? Saan bandang aircon? Dito yung dapat? Ito yung bimbag. Yung mga free po nito, ayan sa side niyo. Yan, automatic storage, syempre hindi mawawala. Yan, tuwang-tuwa si ma'am dahil ang dami ko sa kanya binigay na free. Tapos sa may likod po ninyo, ayan, free din po yan. Yan. And take note po, pag akit pa po natin sa taas, meron pa po kami nakikita doon ng mga part na pwedeng dagdagan ng stool, kasi babalik pa naman po kami, magdadagdag po kami ng mga small stool. Ayan, so ito pa isa sa mga surprise ko kay ma'am, Dali. Pero ako nakatiis kanina, nakausap ko siya, binanggit ko na din. Ito yun ma'am, sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. Ito po ay bean bag. Ayan. So, sa mga bagets-bagets, kukulitan sila. Ito. Para natakot ako umupo kasi may ano eh. Pag may naka-plastic kasi, hindi mag, ano, lalabas yung hangin. So, basta uupuan nyo lang to ng ganyan. Marami akong vlog na ganito. Bali, dalawa po yan. Ayan. So, water resistant po yung ginamit namin ng mga cover dito. Ito sa kabilang side na to, naman po ang bar area. Mapupuno po yung mga mamahaling mga alak. Tabangan nyo yung part na yan. Ay, ito na nga. Oh, may lalagyan pala dito, oh. Ayan, oh. Yan. Ito nila ilalagay ang kanilang projector. Charot. TV. Dapat 75 inches yan, ano? Kahit 80, no? Yan. Kasama ko naman po kayo sa second floor. So, ito yung chandelier dito sa living room nila. Ayan. And wala po silang pinagawa sa amin na blinds or cortina. Na kay ma'am na lang po yan kung sa amin po siya magpapagawa, mag-PPM na lang po siya. Pero I recommend po dito, lalo dito sa part na to, ang bagay po talaga dyan cortina. Pero kami po, hindi na kami minsan nagre-recommend na maglagay ng cortina sa ganito kataas. Sinasabi na lang po namin, ipatintad na lang po yung salamin para po mas makalas sila. Pero iba po talaga ayaw. So, ang kailangan po talaga na blend dyan hanggat maaari yung di-remote na po. Yan, dito, pwede sila dito maglagay. Tikal naman kasi dito sa gilid na. Blinds, ano? So, dito, mapapansin nyo, open pa po dito, hindi pa tapos. Pero doon meron na. At ngilong-ngilong po ako dati nung nag-ocular kami dito kasi ang taas talaga niya. Luluto pa daw po yung glass. Yan. Ang awkward po kasi tinang pa maglalagay kayo ng blinds tapos ganyan kataas. Pumukha pong tindahan yung
bahay ninyo at nakita ko na naman ang kanilang chandelier. Ganda! Dami ko na po na-vlog na ganyang ilaw. Ay, salamat. Hangin. Ayan. So, pag akit nyo po dito sa second floor, makikita nyo dito ang first room. Ayan. So, ito po yung bed frame. Ayan. 6 inches thickness po ang foam niyan. May apat na una na free. Double cover din po. At kadalasan po sa gawa namin, chillers ha. Like ko po sinasabi sa vlog, wala pong ugayan. Mauugayan. Kung uugayan mo talaga, uugayan. Pero ibig ko sabihin yung tipong maganon mo lang, parang matutumba na. May mga ganun po kasi kaming na-encounter po ng mga nagpagawa. So, ang ginagawa na lang po namin para hindi na magpagawa yung umorder sa amin, pinipix na lang po namin. Ginagawa na yung paraan, tinutornilyohan namin. Hindi namin sinasabi na, ay, magpagawa ka kasi mauga yung bed frame mo. Ganyan ang kadalasan ng mga ibang negosyante eh. Ang sarap manuntok talaga eh. So, dito, may walk-in closet. Yan. Pwede kang tumago. May bintana dito. Yan. Importante kasi talaga ang may ganito sa bahay eh. Kahit anong liit ng room mo, importante may ganito. Tapos, ito yung bathroom. Yan. Halos same lang po sa baba. Okay. So, ito nga palang ano, bed frame po with storage po yan ha. Kayo po ang masusunod kung gusto nyo yung dalawang storage, both sides. Sorry. Kayo po masusunod kung dalawang drawer both side or isa lang po. Pwede rin tayo maglagay ng isa dyan, isa sa gabila at isa sa baba. Hindi ko binuksan ng ilaw. Mas maganda pala pagbukas ang ilaw. Sorry na agad. At tingnan ulit natin ang nakangiting chandelier. Ayan. So dito sa part na to, nagtatanong sa amin si Ma'am Dali kung ano doon pwedeng ilagay dito. Para sa akin, hindi na kailangan maglagay ng couch dito. Para po sa akin, ang pwedeng ilagay dito, high table po siya na naka-metal yung pinakampaan niya, yung gold ang kulay, or black. Tapos po, dito maglalagay ng lucky charm. Churururut, pwede rin maglagay ng frame. So, dito naman po, ayan. Ito sinad naman to sa amin ni Ma'am. Ang design po nito, si Ma'am ang nagbigay. Ginaya lang po namin. Pero yung sukat, ito po ang masusunod. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na hanggat maaari, gusto ko maglagay pa ng maliliit na stool dito. Maraming pa sa bahay. Dito, isa dyan, or dito kasi pa naglagay tayo dito, parang magmumukhang masikip eh. So, tingin ko mga ano lang, dalawa lang po dito. Ang gusto nga ni Javi, apat, sabi ko hindi, dalawa lang. Ayan. So, paglabas mo naman dito, makikita yung mga nagsuswimming na may itim ang kuyukot. Char. Ayan. Ibang-iba po ang klima dito kumpara sa Quezon City. Ayan. Pagbalik mo dito, eto na. Pwede ka dito maglagay ng mga display-display, kung ano yung gusto mo. Malalaking vase. Ayan. Pwede dito. Tapos dito naman, isa pang kwarto at master's bedroom naman dito. Para hindi po kayo malito, dito muna. Ayan. Eto yung nagustuhan ko dito sa taas. Nagustuhan ko talaga to. Kasi mga OFW po sila. OFW ba? Basta nasa ibang bansa po sila. So, ang luggage, mga bags, napakarami niyan, hindi mawawalan. Eto. Pwedeng-pwedeng ilagay sa taas. Pwedeng-pwedeng ilagay dito. Oh. Ako nga, kasya ako dito eh. Di ba? Para hindi maduming tingnan. Aminin natin. Katulad ko, madalas din po ako nagta-travel. Ang dami kong mga bag-bag. Nakakairita yung makikita mong mga nakasabit-sabit. Lalo ng luggage. Ewan ko ba't parang naiinis ako pag nakita ang luggage sa magagandang bahay. Tapos dito, yan. Dahil pwedeng ilagay. Kaya ang bahay nila, mananatiling ang ganda ng bahay. Yung walang kalat-kalat. Oo, naka-organize po siya. Makakita ka nga lang ng nakapatong dito na tide eh. Kaya joy, di ba? Parang ang pangit tingnan, ganun yon. Kaya po ako, ang ginagawa ko, kunyari, may dishwashing liquid kayo, joy, di ba? Kunyari, joy. Bumili po kayo ng lalagyan na plain white, plain gray, plain black, para po, ano, naka-organize po talaga yung bahay, lahat. Balik naman po tayo dito sa second room. Ayan, kagaya rin po nung kanina. Ayan siya. Tres natin dyan. Tapos, ito, same lang din po yung bathroom nila.
Same na same. Kumbaga magkataliguran lang sila. Lahat po ng mga rooms dito ay may aircon. Ito naman tayo sa master's bedroom. Ayan. So, ito po yung may pinakamakapal na mattress po dito. Hindi pa lang po na ilalagay yung mattress. Tapos dito, silipin natin. Papatalo ba naman ang master's bedroom? Siyempre, meron ding walk-in closet. Anong walk-in closet po nila? Same na same sa walk-in closet namin. Ay, hindi pala sa walk-in closet namin, sa closet namin. Ayan. Parehas na parehas sa kasabahay. Ang pagkakaiba lang yata nung sa amin, yung handle namin medyo may parang may paganun. Ayan. Pati yung ano, materialis na ginamit. Ayan. Siya. Ay. Okay, ito naman yung kanilang bathroom. Ayan, may tubig din naman. Siyempre, importante sa atin, lalo na ako pag ako naligo, gusto ko nagpapatuyo agad ng buhok. Nag-blower ka agad, kaya importante may ganito. Meron akong plano sa bahay namin, chillers, pero ayoko muna i-share sa inyo kasi mukhang suntok pa sa buwan muna yung bago mangyari. Ayan. Ang ganda ng handle, oh. Lakas makasyala. Tapos, siyempre, pag maliligo ka na, diyan lang kayo. Ganon. Ayan. Tapos sa mga kliyente ko po, ito hindi ko alam kung saan nila ito binili. Ito, nakatakot ako kasi dati nag-vlog ako. Pag pindot ko, bumuhos yung tubig. Ayan. Ayan, may tumutulo-tulo na nga. Wait lang. Ayan. Ay! Yung mga ganito po, chillers, may mga kliyente po ako na binili po nila sa US. Kung saan bansa nandun po sila. Ayun. So, pwede nyo pong ipabagahe po yan. Ay, iba dyan, mamimili na. Kasi pag finishing na ang bahay nyo, ang sumusunod na naman na malikot ang isip natin pagdating sa mga furnitures and appliances po sa bahay. Tapos, from master's bedroom, paglabas nila ma'am dito, matatagpuan ang ganda ng kalsada. Char. Ayan. So, yung mga sasakyan nga pala, pina-open ko na para pagsakay namin mamaya malamig. At yung mga boys yan, sigurado mga nagpapahinga yan. Ayan. So, ito yun. Galing dito sa kwarto nila, ma'am. Tagus yan dito. Ito, hindi ko alam kung ano to. Para siguro sa ano ng kuryente yan, hindi ko alam eh. Ito. Ito, same din po dun sa mga small room. Yung design niya. Yan siya. Yan. Ito yung ano, cabinet. Yan. Kung may namaliman po ako sinabi sa vlog na to, walk-in closet, basta understood na po yun na cabinet. Ha? Huwag niyo ko inaano ha. And, ito, mayroon ang salamin dito nilagay eh. Pero hindi pa yata, hindi tama, hindi pa tinatanggal yung plastic. Ay, nakakagigil tanggalin ng plastic nito. Sabi nung humawak ng camera, huwag mong pakialaman. Ito naman, kinukutkot lang ng konti eh. Kaya maglalagay sila dito ng ano, magtitik-tik pa sila dito para magkaroon siya ng kuryente. Ayan. So, yan naman, chillers. And sobrang napapasalamat po ako kila Ma'am Dali and kay Sir. Sa tiwala po ninyo, kay Sir din na naghahandle itong bahay nila dahil sa amin po kayo nagpagawa. Sa mga ibang kliyente ko pa na sobrang laki ng tiwala sa akin. Sa Candelaria, Quezon po, andyan po ako sa Soon. Andyan po ako. Yan si Ma'am. Grabe talagang tiwala sa akin yan. Wala na siyang ginawa. Binayaran na lang kami. Itiniwala niya na sa akin kung ano ang design, ano ang materialis na gagamitin. Ayun. So, ganun kalalaki ang tiwala sa akin ng mga kliyente ko. Galit din po ako sa taong ano eh, nagninegosyo eh, sobrang galit sa pera, na wala na sa hulog. Ingat-ingat na lang po kung hindi niyo pa ako kilala o kung sa iba kayo magpapagawa. Dahon! Lapit kayo dito. Ayan o, dahon siya. Na kapag nalakihan mo siya, pwede mo siyang gawing ano, pinggan. Ayan. At ito rin pala, hindi ko na-flex kanina. Ayan, oh. Ang cute. Diba? Tapos yun, yung bagong kabit. Ah, diba? Ayan. So, yun lang naman, chillers. And uwi na rin po kami. And bukas, ma-deliver po uli kami. And thank you for watching. And sa mga gusto pong mag-order sa amin, nasa screen po ninyo ang aming contact number. Lagi ko po yung pinakikita. Kasi minsan po yung iba, nagko-comment pa po dito. Saan daw ako makukontakt?
ayan po sa screen ninyo. Tatagalan ko po ah. Ayan po sa screen ninyo. Ayan ang aking contact number. Pwede po kayong tumawag para makasiguro po kayo ako ko talaga ang kausap ninyo or yung admin. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye! Tol, patay tayo. Hindi nag-play yung iba. Wala na. Wala yung anong ibang mo oh. Bakit? Naka-play yun ah. Wala, hindi na gano'n, walang boses. Sino-check? Sinabihan kita, nasabi ko, double check mo. Tapos iba naka-pris lang. Wala akong pinagalaman. Hehehehe. Pati naman ka ang kasama niya. Pinitik pati nito, baka. Hahaha. Sa prank!